Welcome back to Birdtronic TV. All right, example number 3 for voltage divider and current divider circuits. Okay, in this case, again, may nakikita muna tayong combination na series and parallel na circuits. So we have to simplify. And first is to know what is the equivalent resistance of our given circuit. And doing that, I will start with the resistors farther or farthest, no? Doon sa ating input voltage. And yan ay R3 and R4 na naka-series. I will introduce R5 as the series combination of R3 and R4. So we have 10 ohms for R3 and 30 ohms for R4. So meron tayong R5 ngayon na 40 ohms. Okay, the circuit above will become, I have here 12 volts input. Yung R1 ko, medyo ilipat ko lang dito sa top. Okay. And then, meron ako dito R2. Okay. And then, nasimplify ko na yung aking series connection, no, into R5. So, ngayon naman, makakakita ako ng parallel connection ni R2 and R5. And I will call it R6. That is R2 parallel to R5. So what is our formula? This is nothing but R2 times R5 over R2 plus R5. Okay? And this is 40 ohms. Our R2 times 40 ohms yung ating R5 divided by 80 ohms yung kanilang sum. This is 1/6 divided by 80. So we have 20 ohms. So I can further reduce the circuit into 12 volts input, R1 is still here, right? And then I will call it just R6, no? And my R6 is 20 ohms. Now, therefore, pwede ko nang kunin yung aking R total. Dahil dadalawa na lang yung resistance na natira, R1 and R6 in series. So R total is just simply R1 plus R6. So what is our R1? That is 10 ohms given above. Plus R6 na 20 ohms. So therefore, I just have 30 ohms, no, as my R total. Okay, so ngayon na, i-set na natin yung R total. Let us just check kung ano yung makukunin natin. Ano. Una, meron tayong ano, current I1 flowing to R1. And actually, if I have I in or I total, that will be equivalent to I1. Kasi wala pa namang ibang nakakonect dito na element, and R1 is in series with our 12 volts, no, na voltage. So, pwede ko rin makuha yung ating I2. Okay? And then, as well as, meron ako dito I3. Okay? Lulusot sa R3. And then, para lang meron tayong distinction, I will call the current flowing dun sa R4 as I4. Now, of course, meron din yung mga voltages across them. So I will just call it voltage on R4 equals to V4 and so on. So I will just label it V3 in here, and then I have V2 and then my V1. Okay? So yan yung mga kukunin natin. And okay, given na tayo ng R total, ano ang pwede natin gawin? I can have my I total, no? Dahil meron din naman ako input voltage. What is our I total? That is yung input voltage natin divided by R total. So ngayon meron tayong 12 volts input voltage and I have R total na 30 ohms. So this will yield to equivalent na 2 over 5 or let's say this is ampere, no? 400 milliamps. Yan. Now, ano pa yung makikita natin, ma-observe natin? I say dahil si R1 ay naka-series pa sa supply natin, I total equal to I1. Lagyan natin ng kulay para makulay ang buhay. Equivalent to 400 milliamp. So, one down, no? Then, makikita natin, no? Dito sa point na to, papasok si I1. Mahati siya ngayon kay I2 and dun sa branch ni R5. Okay? But as we all know, branch ni R5, okay, ay series connection lang naman niya ni R3 and ni R4. Therefore, isa pa sa observation na pwede kong gawin ngayon, okay, I3, dahil naka-series lang si R3 sa R4,
yung kanilang current ay equal lang din, no? I3 equal to I4. And then I1, okay, is equal to the branch current, no, natin sa R2 at saka doon sa ating R5, which is a series connection ni ating R4. So we will just write it I2 plus I3, no. Yan. O ngayon, meron na tayong mga setup ng currents natin. Tingnan na natin kung paano natin makukuha yan. We can just use, no, yung ating pagdating kasi dito sa portion na to, okay, meron tayong pwedeng gamitin. Current divider formula. R2 and then R5. Okay? So let us have our I2. I2 is equal to, the current entering is I1. Okay? And then, since kukunin ko yung current dito sa aking R2, no, flowing in here, and alam natin by ano, by current divider formula, so kung saan hindi dumadaan yung kuryente, yun yung nasa numerator na resistor, no. So and in this case yung ating R5. So we will just have in here R5 divided by R2 plus R5. So how much is that? We know I1 is 400 milliamp. Okay? R5 is given, where's R5? 40. Okay? R2 and R5. R2 is, where is R2? 40 ohms. Tapos, i-add ko kay R5. So, ito magiging 40 ohms plus 40 ohms. Diretso na natin. 80 ohms. So, cancel, cancel. This is 1/2. So, magkakaroon ako ng I2 equivalent to 200 milliamp, no. So I have a ano, no, equation in here, I1 equals to I2 plus I3. Meron na akong I1, meron na akong I2. So kaya ko nang kunin si I3. Okay? But again, I want to use yung current divider formula natin, eh. So I have here I1, tapos si I1, okay, mahati kay I2 and I3, no. Ngayon, kung sino yung hindi dinadaanan ni I3, okay, sa portion na to, which is dadaan kay R5, yun yung nasa numerator, which is R2. So I will have R2 over R2 plus R5. So nagkataon lang uli, no? Anyway, sulat ko muna ng 400 milliamps as our I1, and then yung aking R2 na 40 ohms over yung summation ng dalawa, R2, R5 is 80 ohms. So nagkataon lang uli na pareho lang. 200 milliamp, no? Which is kita naman natin, no? Because meron akong papasok na 400 milliamps dito sa portion na to, mahati sa dalawang equal na resistor. So, syempre 400 milliamps na hati sa dalawa, magiging 200-200 lang. So, okay. Meron akong I3, okay? And then yung I3 na yun equal kay I4. So, lahat na meron akong kuryente, no? Ang kukunin na lang natin, voltages. Okay, and madali lang naman yung voltages, di ba? Unahin lang natin yung B1. B1 is given ako ng I1, nakuha ko na yan. Tapos meron akong resistor R1, di tapos ang buhay. Okay, madali na ang ating problema. Meron tayong I1, 400 milliamp, okay, times our 10. Okay. 10 ohms. Right? So, ilan yan? So, meron lang tayong 4 volts, okay, para sa ating B1. Okay, meron na tayong B1. And gusto kong kunin yung ating B2. Actually, pwede tayong gumamit ng voltage divider dito sa side na to, yan. Voltage divider dito sa R6. Yung voltage sa across R6, yun yung voltage sa B2. Tapos, paghahatian pa ni R3 and R4. Pero, pwede rin naman natin munang padaliin yung buhay natin, ano, by using yung ating known na I2, and then meron naman akong R2. Okay, all right. So what is I2 natin? I2 natin is 200 milliamps. Okay. Multiplied with our, what is our resistor? 40 ohms, okay? So, and that is equivalent to our voltage 8 volts, no? So yung B2 ko ay 8 volts pala. Ngayon, mapapansin niyo, no, yung B2, okay, ito yung B2 natin, nakaparallel kay B3 and B4.
So, maghahati si B3 and B4 kay B2. So, voltage divider na lang din tayo. Una, meron tayong, kunin ko muna yung B3. Okay. B3 is equal to, ang supply natin ngayon sa B3 and B4 ay parang B2. So, this is B2. Okay. Again, kumukuha ko ngayon voltage divider dito sa R3. So, therefore, ang numerator ko, no, using the voltage divider ay R3. So, let us have R3 over R3 plus R4. So, yan. Meron tayo ditong 8 volts. Okay. R3 is 10 ohms. Over 40 ohms. Okay, yung R3 plus R4. So, this is 1 port, no? Ayan, no? What is 1 port ng 8 volts? So, that is 2 volts, no? So, meron tayo ngayong B3. Okay? Ngayon, ang natitira na lang ay B4. Okay, voltage divider lang din ang gamitin natin. B4 is equivalent to our B2 as our input sa circuit na to, no? Dito sa loop na to. Okay? And then, again, yung nasa numerator, kung ano yung kinukuna natin na element, which is ngayon R4 over R3 plus R4. So, makikita natin dito na meron tayong, again, 8 volts. R4 is 30 ohms. Tama, no? Tapos, over 40 ohms. Okay, and, of course, alam naman natin, umahati lang naman sa dalawang yan. From 8 volts, nakuha ko dito sa B3 ko, 2 volts. Ilan na lang makikita sa B4, siyempre 6 volts. And lumabas pa rin naman sa formula na to. Okay, anyway, sulat lang natin. So, kompleto na lahat tayo, guys, no? B4. So, check na natin. Ang ating B4, check. We have 6 volts. B3 natin, we have 2 volts. Okay, and that is 2 plus 6 volts ni B4. B3, 2 volts. B4, 6 volts equal to B2, 8 volts. Check na rin. Check rin natin si B1. Ang B1 natin, 4 volts plus 8 volts. Okay, equal to our input, 12 volts. So, check na check. Now, yung ating mga current, meron tayong current I1 na hati kay equal value na branch ni R2 and R5. And tama naman lahat yung nakuha natin, no? 400 mahati sa tag 200 milliamps, no? And then, check na yung ating mga current. Check, or check, no? Example number 3 is finished. Thank you.